Ikinabahala ng ilang taga-Pasig ang iligal na karerang nahulikam sa Marcos Highway. Ayon sa tanod ng barangay, nakikita nila ang drag racing pero wala naman silang karapatang manikit. Saksi si Mark Salazar. Ang maingay na revolusyon ng selinyador ng mga kotse sa 10 oras pa naman ng gabi. Yan ang iniinda ng mga residente sa Marcos Highway, parte ng Pasig. At ang paghataw ng mga nagda-drug racing, peligroso sa kalsada. Isang napuno ng residente ang kumuha ng video at nagsumbong sa pulisya kahapon. At about mga siguro 1 to 2 a.m. sir, bali tumawag po yung talk natin galing sa 911. Allegedly is nagkaroon daw ng drug racing sa may Marcos Highway. Then immediately naman is yung police natin is nag-respond doon sa area. Nung time na nandun na yung tropa, nagtakbuhan. So siguro natakot. So yun, pagdating ng tropa doon is may dalawang motor na naiwan. Ang mga kasabwat na nakamotor ang tagaharang ng iba pang motorista para ma-clear at maging race track ang Marcos Highway. Nakikita sila ng mga tanod ng barangay pero hindi naman daw sila deputized para manikit ng traffic violation. Kadalasan sir, minsan pag wala nang ano doon sa may kabila, walang tao, doon sila bumabanat nagsisimula. Kahapon nabulabog ng pulis, dadaanan, nagtakbuhan. Siguro binabantay din siguro ang mobile natin every time na iikot. Siguro napupulasan din pag nakalayo na, doon sila dumadaling mag-drug racing. Malawak ang nasa sakupan ng Pasig Police Substation 8 at 15 pulis lamang sila kada shift. Tatlong barangay po sir nakasakop ng area natin. Pero hindi naman natin napapabayaan sir yung Marcos Highway na yan kasi yun nga, strategic place po yan ang mga sub-shmit na maraming tao. Sa impounding area na ito, dinala ang dalawang inabando ng motorsiklo ng mga involved sa drug racing. Naridim na ng isa ang motor niya at pinagbayad siya ng 4,400 pesos na multa sa paglabag sa anti-drug racing ordinance ng Pasig. Wala pang lead sa dalawang kotse na mismong nangarera dahil hindi nakunan sa viral video ang kanilang mga plaka. Maliban sa multang 4,400 para sa anti-drug racing ordinance violation, nahaharap din ang kanilang mga driver sa multang 2,000 pesos para sa reckless driving. Nag-backtracking kung makakaano tayo possible na mas malapit-lapit na CCTV doon sa pinangyarihan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.